Hi everyone, it's me Danny and welcome to Love Miss Danny Talks. So, ang ating first segment ay tungkol sa isang pinakamahirap na mahirap na sitwasyon sa pag-ibig, kundi ang taong hindi pinili. Oh, ang sakit. Naranasan niyo na ba yun, guys? Kasi ako naranasan ko na to. Kasi minsan sa pag-ibig, guys, may mga tao na mahal natin, ngunit hindi naman natin sila pwedeng piliin. At ganun din sa atin, may mga taong gusto natin pero hindi tayo pinili, di ba? Meron kasi silang iba't ibang dahilan, tulad ng baka meron na silang ibang karelasyon, hindi sila available, o kaya naman ay pinaka-worst part. Hindi sila interesado sa'yo o sa atin. Ang sitwasyong to ay maaring magdulot ng sobrang sakit at sobrang kalungkutan. Pero mahalaga na maunawaan natin, guys, na hindi natin kontrolado yung mga desisyon ng mga tao o ng taong mahal natin. Hindi kasi natin maaring pilitin ang isang tao na mahal natin na mahalin din tayo o piliin din tayo pabalik. Sa ganitong mga pagkakataon kasi, guys, sobrang mahalaga na mag-focus tayo sa sarili natin at sa mga taong totoong nagmamahal sa atin. Huwag nating hayaan na yung pagkatao natin at kaligayahan natin ay nakasalalay sa pagkakaroon ng isang tao na hindi naman tayo pinili o hindi naman tayo pipiliin. Sabi nga sa kasabihan na huwag mong gawing mundo, yun dapat tao lang. Totoo pala yun. Tama pala sila. Huwag nating gawing mundo, yun dapat tao lang. Kasi nangyari to sa akin, guys. Ginawa ko na lahat. Ginawa kong mundo yung taong mahal ko. Nagbigay na ako ng effort. Halos lahat na ginawa ko talaga. Pero at the end, iniwan ako sa ere. Hindi ako pinili. Hindi pala niya ako mahal. 3-9 niya lang daw pala. Pero hindi daw talaga nag-work. So, ako yung ako yung nasaktan. Diba? So, totoo pala talaga yon. Dapat pala magtitira ka para sa sarili mo. Kumbaga, kung 70% dapat sa sarili mo, 20% sa taong mahal mo. O di kaya 80% sa sarili mo, o 10% sa taong mahal mo. So, kailangan talaga pala magtira para sa sarili. Para kung sakali man na hindi ikaw yung piliin, hindi ikaw yung mahalin, maisasalba mo yung sarili mo. Hindi ka masyado masasaktan ng todo. Kasi mas malaki yung pagmamahal mo at respeto mo sa sarili mo. Magbigay din tayo ng sapat na oras at panahon sa sarili natin para mag-heal at mag-move on kung sakali man na hindi tayo yung pinili o hindi tayo yung pipiliin. Tanggapin natin na hindi lahat ng tao ay para sa atin at hindi lahat ng pag-ibig ay magiging tugma. Mahalaga pa rin na matuto tayo magpatawad at mag-let go. Hindi natin dapat dalhin yung sama ng loob at sakit sa puso natin. Kasi true forgiveness, dun tayo makakalaya eh. Dun tayo makakaramdam ng kapayapaan. Alam ko na hindi madali mag-move on, mag-let go, at magpatawad. Lalo na kasi nagmahal tayo eh. Minahal natin yung tao. Pero dadating at dadating tayo sa punto na kailangan na nating itigil. Kailangan na nating tapusin. Kasi para yun sa sarili natin. Para yun sa ikakagaan ng damdamin natin. Para hindi na tayo umiyak ng umiyak. Dahil sa taong hindi naman tayo yung pinipili. Sa huli, tandaan natin na tayo pa rin yung may kapangyarihan sa ating kaligayahan. Hindi natin kailangan maging kawawa o magbukang kawawa at malungkot dahil lang sa hindi tayo yung pinili. Bakit? Kasi ang tunay naman na pag-ibig darating yan sa tamang panahon, pati yung tamang tao. Mahalaga na maging bukas pa rin tayo sa mga bagong posibilidad. Sa pagkakataong ito, huwag tayong matakot na magmahal muli
at bigyan ng pagkakataon ng iba na iparamdam sa atin ang tunay na kahalagahan ng pagmamahal. Ayan guys, maraming salamat sa pag-tune in sa ating first segment ng Relationship Advice. Kung mayroon man kayong mga tanong o mga topic na gusto nyong pag-usapan natin, i-message nyo lang ako sa ating Facebook page, akundi ang Love Miss Dani, or mag-comment down kayo dito sa aking post. Hanggang sa susunod na episode, ingat kayo at magmahalan tayo. Bye!